what's up mga bro? Yeah, stock modified side mirrors. Ayan yung gamit natin ngayon. Kung napanood nyo yung ano, yung vlog ko kay Honda Beat nito, ayan, ganyan din yung ginawa ko eh. Ano siya? Genuine side mirrors ng Yamaha. Tapos yung stem niya, ano, aftermarket, Yamugen. Ah, tagal ko na rin ginagamit yan. O syempre, dun ulit tayo pupunta sa favorite spot natin, no? Petron, may Petron. Doon ko papakita sa inyo. May mga binago kasi ako eh. Doon sa installation, may mga binago pa ako. Pakita ko nga sa inyo installation process kung paano ko ginawa yung ano, stock modified side mirrors natin, no? Alright, yun na yung mga pyesa na gagamitin natin sa ano, sa stock modified side mirrors. So, lahat ng link ng mga products ay sa description. Nabili ko lahat yan sa Shopee. Ayan. Bukod dito. Ito, nabili ko to sa ano eh. Kila Doc P. Ayan. Doon ko rin binili yung dati na Yamaha side mirrors ko na ginamit ko sa stock modified side mirrors ng Honda Beat ko naman. Ayan, ganun din yung gagawin natin. Pero mas ipapakita ko sa inyo ngayon yung buong process ng paggagawa niya. So ito yung lever guard yan, lalagyan ko rin ito. Pang ADV siya pero universal siya. 750 na lalagay pero around 500 plus ko lang nabili sa seller. Yan, lagi ko yung link ha, sa description. Yan, para mas mahaba yung manibela niya. Sanay naman ako na mahaba. Kumbaga alam ko na yung tansyahan niya sa mga singitan. Maglalagay ako nito. Added protection din sa levers natin or sa kamay natin kung sakaling matumba man yung motor. Huwag naman sana ano. Tapos yung side mirrors natin yan. Genuine na Yamaha side mirrors. Left and right. Dalawa yan. Yan oh. Yan oh. Yan. Yamaha. Ito rin isa. Yamaha din. Ayan yung Yamaha side mirrors natin. Ito yung gagamitin natin kasi gusto ko yung tsura nito eh. Sasakto lang yung laki niya. Yung stock kasi ng Honda Click, medyo nalalakihan ako eh. Parang hindi ko siya type gawing yun, stock modified. Ayan. Mas mahaba siya, mas malaki. Pero kayo, depende na sa inyo. Pwede nyo rin ito yung gagamitin nyo eh. Kasi yung stem lang naman ito ang gagamitin natin. Itong Mugen side mirror. Ayan, Mugen to. Kaya ito yung napili ko kasi ito yung ginagamit ko dun sa Honda Beat ko na stock modified side mirrors. Hindi siya nag-fade kasi. Ito yung napili ko. Kaya meron mga aluminum na aftermarket side mirrors na nag-fade yung stem. Ayan, itong stem nagpe-fade. Itong Mugen hindi eh. Kaya ito yung binili ko. Kasi tested ko na. Parang 2 years ko na yata gamit yun. Ilang 3 years, ganun. Siguro 2 years. Hindi siya nagpe-fade yung kulay ng pagka-black niya. Kaya Mugen ang binili ko. Ayan. Ang gagamitin lang natin dito yung stem niya mismo. Ito. Itong stem. Tsaka yung pangkabit niya. Sa side mirrors. Ayan. Tapos dito natin siya ilalagay. Yan, bumili ako ng ano, yan, dalawang clamp mount para sa handlebar. Yan, kayo, kung bawa, hindi kayo naka-naked handlebar, pwede nyo ilagay sa, ano, sa may stock na lagayan mismo ng side mirrors. Yan, universal naman to, kahit saan mo pwede ilagay. Siguro, discarte mo lang ng yung mga adapters na yan. Yan, yung gagamitin din natin. Yan, baklasin na natin itong ano, side mirrors. Pukunin natin yung stem. Ito lang gamitin natin dyan. Size nito ay 5mm tsaka 4mm. Allen key. Ito gamit ko, Inco. Ito natin to. Ito 5mm. Tabi lang natin dyan.
ito yung isa. Ang dakas baklasin natin to, itong dalawang to, para makasas natin yung bolt dito, mga magkakapit dito. Mm Allen key. Tapos ito, ayan, ayan yung i-access natin na dalawang bolts sa loob. Ayan, tapos subukan natin 5mm na Allen key, mahaba. Ito pa L2 eh. Ayan, saktong-sakto lang, makapasok na sa may bolt. Ayan, para maluwagan natin yan, itong pipitin natin. Ayan ang puwersa dito. Ayan, may higpit to eh. Ayan, maluwag lang. Dahil lang pala. Natanggal na. Ayan, magamit natin yung mga bushing na yan. Ayan, ito mismo yung kailangan natin. Ito mismo. Doon pala sa mga ano no, mga gumagamit ng ganito, tapos tumuluwag yan, ganun tinala. Ito lang yun kapag umiikot-ikot yung side mirrors nyo. Ibig sabihin na maluwag tong bolt na to na nag-hold dito sa dalawang piece. Ayan, iikpitan nyo lang to, pero kailangan nyo ng mahaba na Allen key. Meron kasing may iksi na ganito, hindi aabot. Ito yung mahaba, saktong-sakto lang sya, oh. Kaya na luluwagan natin. Tanggal na rin yung isa. Ngayon, higpitan nyo lang yan pag umiikot-ikot yung side mirrors nyo na ganito. Ganitong style ba? Itong Mugen. Ayan. Tanggal na. Ito, feeling ko ito na rin gagamitin natin yung bolt dito. Mukhang sakto na to eh. Siguro lagyan natin dito ng isang ganyan. Tapos dito yung bola nung ano, nung side mirror. Ito. Yung bola na yan, pabutasan natin yan. Tapos palagyan natin ng thread para pasok dito. Tapos paputol natin. Yan, ganun ang ginawa ko dun sa kay Honda Beat. And assemble muna natin para may idea kayo ng setup nya. Ito yung mga kasama ng Mugen. Meron na palang kasama tong ano, mga Allen key. Yan. Yan, pero okay lang, nagamit naman na natin yung Allen key natin na inko. Tapos ito, lagay natin dito. Ganun lang din naman yung setup nito. Kagaya ng mga ano, aftermarket na ganito yung style. Tapos ito, lalagay natin. Yan. Naipit dito. Tapos lagay natin ng bolt. May kasama rin yung bolt. Ito, yan. Gamitin na natin itong kasama. Meron pala eh, no? Ito na rin natin itong isa. Yan, tapos lagay natin yan dito. Sa clamp or sa ano nga, sa stock na lagayan. Yan, bali, kung bawa, ito yung stock na lagayan yung side mirrors. Lagay nyo lang yan dyan. Yan, pwedeng rekta na kung sakto yung taas. Pero yung sa akin kasi, masyado mababa kaya gumamit ako nito. Dalawa actually yung nilagay ko eh. Para hindi sumasabit yung gloves pagka ano. Pero sukatin na lang din natin pag kakabit na natin. Itong side mirror adapter. Yan, mura lang naman to. Masa 20 pesos lang. 10 pesos. Yan, bali dyan yan. Itong 6-14mm. Tapos ilagay natin to. Pwedeng dalawa, pwedeng isa. Depende sa taas. Kasi hindi sasabit yung kamay nyo sa ano, pag ginanyan yung manibela. Eh, sa akin sumasabit yung gloves eh. Kaya ginawa dalawang ganun. Pero nga, sukatin natin. So itong Mugen side mirrors, may kasama na yung mga ano. Kasama na siyang mga bolts. Ayan. Pili na lang kayo. Meron dyang reverse eh. Ito reverse to. Para sa Yamaha. Ito pang Honda. Ayan.
So ganyan magiging itsura niya. Tapos dito yung side mirrors natin. Nandito yung side mirror. Ito. Para makabit natin yan, kailangan nating i-modify yung bola nito. Yan, yung bola nagkakapit dyan. Kailangan mailagay natin yan dito. Gagawin naman natin dyan. Hanggalin muna natin to. Hanap lang kayo ng kasukat mismo ng tornilyo para hindi kayo masisiraan ng tornilyo, no? At sakto. Ayan, lugan natin unti-unti lang. Ingatan yung lugan ng sobra to kasi mahuhulog yung ano nyan, yung nut nyan sa loob. Tapos tanggalin na natin. Tandaan lang. Ayan, tanggal na. Bali, mangyayari, ito, papabutasan natin yan sa machine shop. Butasan natin dito, tapos palagyan natin ng thread yan, ganitong size ah. Ayan, pasok yan dyan. Tapos lagyan natin ng lock nut sa ibabaw. Ayan, bago natin ilagay ulit. Ito na ilalagay natin. Para mailagay natin to. Ngayon, punta muna ako ng machine shop tapos pabutasan natin to, ano, itong bola. Actually, dalawa to. Ayan. Ang galing ko muna ito isa. Ayan, tanggal ko na. Dali natin sa machine shop. Tapos pabutasan natin. Palagyan natin ng thread. So, putol natin. Siyempre, dadalhin natin to. Ito, ito, ito. Ayan, para mapakita natin yung size nung butas siya yung thread na gagawin. Yan, dapat fit dito yan. Halos sakto lang oh. Yan. Na rin gamitin natin bolt. Perfect kabit na to. Pag nababutasan natin. Saka natin ilalagay yung mga side mirrors. Yan. Punta tayo sa machine shop. Alright, yan. Napabutasan na natin. Napalagyan natin ng thread. Yan, ito na. Yan. Ganda ng pagkakagawa, no? Linis. Assembly na natin to sa side mirror natin. Bumili rin pala ako ng ano, lock nut. Para walang katanggal-tanggal. Tapos lagyan pa natin yan ng ano, thread locker. Yan, lock nut tsaka thread locker. Ayan yung lock nut. Meron siyang rubber sa ibabaw. Para pag nag-vibrate, hindi siya luluwag. Ano? Ito naman yung thread locker natin. Ayan. Medium strength. Ayan. Pwede rin permanent dito. Kasi wala naman ang baklasan to eh. Pero ito yung meron tayo. Ano? Kabit na natin sa stem. Ito yung bolt niya. Ayan yung kalimutan yung bushing. Lagyan natin ito. Lagyan natin kung hindi mababasag. Minsan kasi nababasag eh. Yan. Lagyan natin ng thread locker. Konti lang.
Ang padami. Ngayon natin tong pinabutas natin ano, bola. Antayin nyo lang. Saan natin lagyan ng lock nut. Tenemem to. Huwag nyo lang to para makikita nyo. Sabihin nyo na higpit hanggang kaya. Hindi naman na basta-basta kakalas yan kasi may thread locker na. So ito lock nut. Ano, okay na to. Ha, ganyan magiging itsura nya. Nakabit na natin yung side mirror sa stem. Huwag nyo nang lulugan. Okay na yan. Pero kung hindi nyo may pasok, yan, pwede nyo lulugan ng dahan-dahan to para may pasok. Kabit ko muna. Ito medyo mahirap to. Tsagaan ang kailangan dito. Tigas oh. Kakabit ko muna, mahirap eh. Mahirap ikabit. Lugan ko pa ng konti ito. Konting-konti lang na hindi mahuhulog yung nut niya. Hop, yeah. Konti pa. Mas madali pala ikabit ito kung ano. Kung nakakabit na sa motor. Kasi ito na ididiin mong ganun eh. Ganito mahirap talaga kaya tsatsagahin ko muna. No? Balikan ko na kaya pag nakabit ko na. Yun, nakabit ko na. Anong nyo may lagitik? Grabe, hirap ikabit. Lang iya. Yan, pag nakabit na natin, pa natin ikabitan to. Sakto lang. Ah, ganda oh. Magalaw mo pa rin yan. Rotatable. Bit ko muna isa. Yung mas madaling kabit to ah. Pumitik agad. Yan, okay na. Yan natin ang konti ito. Uy! Yan, okay na. Sarap na yung pit lang. Naksel! Alam mo? Ah, ganyan magiging itsura nya. Stock modified side mirrors. Yan. Pwede natin gabit sa motor tong clamp. Gabit na sa naked handlebar natin. Install na natin tong side mirror. Yan, kung stock yung gamit nyo, pwedeng rekta na dito. Ito, binaligtad ko eh. Nalagyan ko to ng crossbar eh. Yan, para kagaya nung kay Honda Beat. Yan, ito palang isa. Yan o. Tinabasan ko yan. Ginamit ako ng Dremel. Yan. Tinabas ko yung dito. Para pumasok siya dito. Kasi may ipit yan dito eh. Sa may ano nung left brake assembly. Yan. Nakailan lagyan natin ito. Or tabasan natin dito. Ito yung isa hindi na. Kasi pasok naman yan dito. Hindi space pa. Ito masikip. Kaya kailangan niyang tabasan. Kung ganito yung gagamitin nyo ah. Pero kung ganito nga, rekta na. Nakabit na natin. Bigyan din natin ng thread locker yung ano, ito. Ito. Para mas secure, no? Napasok natin to, kung may tabas.
ating tread locker. Isa din. Pitan natin. 8mm pala to. Sakto lang na baka maputol na eh pag sinobrahan. Ayan, sakto lang. Ano ka na yan? Kabila naman tayo. Ito, rekta na to. Wala nang tabas yan. Tingnan, wala namang sasabitan dito. Gaya na lang natin yung spacing nito. Harapan pa, ano? Pinantay ko na yung alignment dito para parehas siya. Higpitan na natin tayo siya. Nabitan natin yung kabitan ng side mirror. Ngayon, tanggalin muna natin yung mga bara hindi, no? Kabit na rin natin to. Itong lever guard, hand guard. Sick. Ito kasama na yung dalawang bolts nya. Yan, nalagyan thread locker to. Rekta salpak lang yan. Yan, okay na to. Kabila na mga kabit na rin natin. Tanggalin natin yung baren. Ito, lagay natin yung spacer ko. Para hindi maipit yung throttle. Yan. Sakto lang naman yan. Yung spacer na yan. Para hindi siya masyado nakalubog to. Para sakto lang. Para kapantay nito. Ang kabila. Walang sabit sa throttle yan. Smooth. Sakto na rin yung spacing. Nakabit na natin yung ano, side mirror na tayo. Hindi pala ubra itong ano, yung binili natin ng mga adapter. Ang ganito sana gagawin ko, dalawa. Kaso yung ano natin, bolt natin, kasama nung Mugen. Mababa siya eh. Pwede kong putulan pero tinatamad ako eh. Ang ginawa ko na lang, ito yung stock, press stock ng click, yung press reverse to eh, yung ikot nito, sinagyan ko na lang ng nut. Ito yung kasama ng Mugen na isang reverse, napakita ko sa inyo, yan oh. Counterclockwise ang higpit nya, yan ito sakto kasi mahaba yung thread nito, ito kasi maiiksi yung thread, yung inner thread, kaya hindi makapasok yung bolt, tinatamad na akong putulan eh. Tapos may nakita akong isa na yan, pinagamit ko na ano din, reverse din, counterclockwise din. Ano pa ganyan siya, ikot. Kaya tayo mahigpit eh. Yan, para silang counterclockwise, reverse. Reverse kasi yung stock. Kaya yung stock, yung kabilang side nyan, ano, clockwise, hindi siya reverse. Yan, bali yun ang ilalagay natin, side mirror. Ganyan pala yung pwesto ang gagawin ko. Napaganyan siya. Paganyan. So, paganon. Ganyan din kasi yung sa Honda Beat ko. Yan, pares lang. Ginaya ko lang. Ngayon magandang pwesto niya. Sakto lang yung haba dito. Hindi siya lagpas. Tapos ito yung ano, sa Yamaha. Yung cover niya. Saktong sakto lang dito. Kaya ito na rin ang nilagay ko. Pag kasi ito, kapos eh. Lalagyan ko pa ng extra. Anisip ko ito na lang. Sakto lang kasi ito. Shot natin. Ito, naigpitan ko na to. Tanggalin mo na ito mga bolt. Lagyan na natin po.
Ano, tamang-tama lang siya. Nakakabera na ilalim. Ayan, ito siya. Ayan, may cover na. Pwede rin actually itong stock. Ito, mahaba ko. Try natin. Okay din yung stock, oh. Pwede din. Medyo sobra siya, no. Nga lang. Mas type ko to eh. Ito na lang muna. Ayan, preference nyo na ako nung gusto yung piliin nyo. Pwede natin gabi itong side mirror natin. Ayan yung pwesto nito, papantay ko lang dito. Nakamagkaka-align lang itong mga bolts na to. Kapitan natin. Ito reverse eh. Reverse to. Ayan, pa-reverse siya. Kailangan ko kontray natin yan dito sa ilalim. Baba muna natin to. Kasi pagka pinihit natin yan pang pa-reverse, luluwag naman to. Kailangan kontray natin. Ganyan. Kontra tapos higpit. I-align ko lang to. Medyo mahirap nga lang pero may higpitan ko. Pinakita ko lang sa inyo. Kabila din, kabit na natin. Yung counterclockwise din. Tapos kontra din. Para hindi lumuha, gano'n. Kasi ikita natin yan. Medyo mahirap, ano. Naigpitan ko muna, balikan ko kayo. Ano ka na, naigpitan ko na. Naka-align na rin yan dito. Ayan, naka-align, nakapantay siyang ganun. Sa manibela. Ang ginawa ko, inigpit ako muna nito. Nakuha habang kinakontra. Tapos na medyo mahigpit na, binira ko ng ano, impact wrench. Ayan. Napa-reverse. Ayan. Para mas mahigpit siya. Ano, yun na yung final higpit. Lahat ko kontray mo pa rin kasi baka lumuwag na naman yan eh. Binira mo nito. 6mm pala yung size niyan. Ayan ito. 6mm. Ayangat ko na lang yung cover tapos takpan natin to. Yan ito to. Meron yung pantakip eh. Ah, dito. Yun. Sakto ano? Sakto. Ano, okay na. Ayangat ko na lang to. Kasi ito ipoposition ko na lang ng kung nakataas na ganyan, tapos yung layo niya, ganyan. Pwede nakaganon, pwede nakaganan. Depende na sa preference nyo. Timplahin nyo na lang kung anong angulo. Sa akin, isasakto ko lang na pag nakasuot ako ng gloves, hindi tatama yung gloves dito. Ano? Yun, ganyan lang kadali magkabit ng ano. Custom side mirror. Yeah, so far okay naman yung ano niyan. Yung view niyan. Ah, maganda kasi genuine talaga eh. Hindi talaga siya ano. Hindi talaga siya ma-vibrate o naka-zoom. Sa original siya. Ako magpapalit kay niya, mas maganda original gamitin niyo ano. Para sigurado kayo sa quality. Mahirap din kasi yung naka-zoom. Delikado 'yun eh. Hindi mo na masyadong nakikita yung nasa likod. Kasi sa akin sobrang lapit lagi. Kaya maganda talaga original para ano. Quality tsaka pinaka safe. Yan, basta maganda yung position na ginawa nyo ano. Okay na okay naman niya kahit high speed, walang alog, kahit ano, malubak. Or hindi siya ano, hindi siya yung gumaganon, yung maalon. O tatanungin niyo ako kung ano, kung hulihin ba ng LTO kasi aftermarket yun ano. Hindi. Kasi actually mas maganda to kasi yung salamin talaga yung basihan nila dun eh. Na dapat malaki yung salamin mo. Ito original na salamin. Delta lang naman natin ang stem. Kaya walang kahuli-huli yan sa LTO. Yan, kaya on the beat yun, tagal na nun. Mga taon na yun. Hindi naman ako nasisita. Kasi ano siya, original siya. Or stock modified. Yan, para sa akin lang ha. Kahit medyo magasto siya. Okay naman, sulit. Kasi nga yung usability, andun pa rin talaga. Tapos syempre, mas malinis tingnan, mas mga forma,
para sa akin ha. Kasi alam nyo naman yung looks is subjective, pero yung usability talaga nya okay na okay. Kasi nga stock yung gamit natin eh, stock ng Yamaha. Mas gusto ko lang talaga yung Kornet, yung ano nito, Korte. Tsaka mas maliit siya compared doon sa stock ng Click, masyado malaki eh. Hindi ko type. Magkakaiba talaga tayo ng type eh. Pwedeng type nyo yun, yung sa Click. Pero nalalakihan ako eh, kaya ito yung nilagay ko. Tsaka ito na nga yung gamit ko kay Honda Beat. Kaya ito na rin yung ano, yung ginawa ko kay Click ano. Medyo magastos nga lang talaga. Pero okay lang naman yun, kasi kung gusto mo naman, hindi ka manghihinayang eh. Gagastusin mo. Ito na yung ano natin, stock modified side mirrors. Yan, ito yung binago ko. Napansin nyo to, pinagpalit ko siya eh. Dati diba ito dyan nakalagay sa abila. Pinagpalit ko kasi may gusto kong subukan. Ito, itong switch ng MDL. Bala ko kasi pwedeng ganyan clamp type, pwedeng dito side mirror. Tinesting ko kasi parehas eh, kung alin yung mas prefer ko. Kaya pinagpalit ko muna. Lagayin nyo may gitsura nya kapag ano, kapag yung sa stock na lagay ng side mirrors. Yan, makaganito yung position nya. Para hindi siya lagpas-lagpas dito ano. Actually, lagpas pa nga yan eh, kasi ito, mahaba to. Yung stock na ano, hanggang dito lang. Ah, yung ginawa ko dyan. Yan, okay naman yung ginawa natin na side mirror ng Yamaha. Tapos ano, stem na Mugen. Stock modified ano. Ayos. Para sa akin, ma-forma siya. Bumagay siya sa ano, naked. Medyo mahaba kasi. Kaya mababa siya. Hindi siya sobrang taas. Ano. Ayan yung itsura niya sa ano, harapan. Yan. Stock modified side mirrors. Dito nga siguro tapusin yung vlog, no? Alright, mga bro. Ride safe.